Hi everyone! I'm Jenilyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-drawing ng nose. Before anything else, ito yung way ko kung paano ako mag-drawing at yun nga, alam niyo naman ang napakaraming ways kung paano mag-drawing ng nose. Most of us, even me, yung nagsisimula pa lang ako, mas nag-focus tayo sa pag-drawing ng eyes. Medyo kinakalimutan na natin yung nose, yung mouth, di ba? And also, shout out din para sa patrons ko for supporting me. Marami rewards doon like yung exclusive post, yung real-time painting process, yung mga sketches nilalagay ko sa Patreon. Again, kindly sa support man Patreon, Jenilyn Sandaga, ililink ko down below. So, let's start the tutorial. Hindi ako makapag-start agad kasi nga namamas pa yung kamay ko, napaka-init. Ultimate struggle. Lang niya. Pasmado. Nagiging waterfalls na eh. Puro chika muna ako, di muna ako pumunta sa tutorial. Wait lang. Comment down below. Hi sa mga pasmado. So yun na, kapag may nakita kayong basa dito, hindi yun laway. Kamay ko lang yun. First one ay yung full view. And then yung second part ay yung 3/4. And then yung side view. So dun muna tayo sa full view. Yung guidelines na gagawin natin dito ay isang pa-vertical na rectangle. Yung sinasabi ko sa inyo yung face natin, kung ano yung gap na to, ganun din yung size ng eyes natin. So, dito yung eye na isa, yan. Medyo malaki. Sa mga ganyan lang din. Pero again, hindi muna ako mag-focus dyan na nose lang yung ipo-focus ko dito. And then, ito yung guidelines natin. Kapag full view, hahatiin natin to sa gitna, itong nose natin na ganyan. Unahin natin yung bridge ng nose pa ganyan. Isang pa-curve line lang dyan, and then dito din. Again, if you want na mas precise and the symmetrical, gumamit kayo ng ruler. Pero ako, ayoko masyado maging perfect. Gusto ko may imperfection yung mukha. Kaya, tansya-tansya talaga yung ginagawa ko. Dito sa gitna niyan, ay gagawa tayo ng payo. Ito yung ala. Paganyan din dito, pa C-shape. Dito tayo maglalagay ng nose drill natin. Pabilog na paganyan. Depende sa nose na gusto nyo. Kung gusto nyo matangos, pango, katulad ng ilong ko, yung malaki yung butas ng ilong, maliit. Hindi ko masyado may explain yung mga ano dito ng nose kasi hindi ko kabisado eh. Ito yung papataas ng nose. And dito din. Dito yung may darker parts kasi dito yung depth, yung papataas ng nose natin. C-shape na ganyan. And dito din. Ititrim pa natin yan kung gusto nyo ng medyo small yung nose, yung bridge ng nose. Ganyan. Add lang kayo ng more shading. Tapos dito yung nose drill ay usually ishishade lang natin na black yan kasi may mga buhok-buhok dyan, yung parang kuweba. And then yan, contour-contour lang yung sa nose. Iwasan nyo na idadarken yung bold lines dito sa bridge ng nose. Huwag yan na, no-no yun. Buburahin ko yung guidelines dito sa gitna. Kuha lang ako nitong Filbert brush at mabilisang shading lang yan. Ibe-blend ko lang ng kaunti. Pwede kayo gumamit ng cotton, cotton buds. Itong ginagamit ko ay brush kasi nga super daling i-blend at i-smudge nitong 3B pencil. Diba? Nagmukha na siyang nose. Mag-a-add lang kayo ng more shading, 8B kung gusto nyo na talagang solid na solid. And then yung sinasabi ko nga sa inyo na huwag nyong gagawin bold lines yan na katulad na paganyan. And then ito yung nose, ganyan. Tapos itong iitiman nyo talaga as in huwag nyong diinan, lalo na sa sketching. Ito yung karaniwan na ginagawa natin. Kasama ako doon, nung naging beginner din ako syempre, di ba? Yung ginagawa natin bold lines, yung bridge ng nose. So yan, mabilis na shading lang. And just to give you an idea lang kung saan dito yung gagawin natin. For example, ito yung front view ng face. Diba yan yung circle. Hahatiin natin sa gitna. Dito yung chin, jawline, paganyan. Dito yung mouth area. Dito yung nose, part ng eyes. Dito sa gitna na yan, dito natin nilalagay yung nose. Ulitin na lang yung process na yun. So, maliit lang dyan. Dun kasi ay malaki. At bago ako magpatuloy, lagi ako nakakabasa ng underrated channel, underrated artist, yung mga ganyan. Yun nga, kaya lagi kong sinasabi to support this channel, kindly like this video. Kasi sa simpleng pag-like ng video na to, mas napapaboran siya ng algorithm ng YouTube. Which means na mas nare-recommend siya to more people. So yun lang, kindly like this video. Ang next naman ay yung pa 3/4. Wait lang. Para magkaroon kayo ng idea, ito yung front view. Eh, may ganda po to. Bootleg kasi to eh. Fake Figma to eh. Ito yung pa front view. And then yung pa 3/4 naman,
ay pa-side na ganyan. Hindi siya totally naka-side yung ganyan. Ito yung pa 3/4, which means na nakikita mo pa rin yung side na to. And then side view. Again, gagawa tayo dito ng isang guidelines natin. Okay? Ito yung space para sa nose. Tapos dito yung eye, ganyan, ganun ulit. Magsisimula tayo sa 3/4 nitong rectangle na to. Ito yung 1/2. And then yung 3/4 ay yung kalahati nito. Diba? Kasi nga 3/4. Yung side na to, 1, 2, 3, 4. Ito yung 3/4. Ito yung 1 hole na yan. Kung gusto nyo nakaside dito o dito naman. Pero ang gagawin ko ay pa-side dito. Magsisimula ako dito sa 3/4 na yan. Ayan, ito yung bridge ng nose. And then, dito din sa 3/4 na yan, gagawa tayo ng isang pa-curve line dyan. Yung parang gagawa tayo ng C-shape. Okay? Dito naman yung ila ng nose natin. And then, ito yung sa nose trill. Isang maitim na dyan. Pa-curve line lang dyan. Pa-kweba. Ganyan. Dito, medyo makikita natin yung onting nose dito. Onting pa-nose trill lang dyan. And then, onting pa-curve line lang dyan. Hindi totally nakita yung nose dito, yung parang sa ibaba lang ng nose. Ito yung may shading part kasi ito yung papataas ng nose para magkaroon ng depth. Kunyari, ayan. Para yung magkaroon ng depth dyan. Ay, parang nipples naman. Wait lang. Ibahin ko yung ano ko. Gigin dark yung pag mailalim na siya. And then dito makikita natin dyan ay lighter. Buburahin natin yung guidelines. Yan, para makita niya yung nose talaga. Lalagyan ko lang ng onting shading. Dito naman sa pag-shading ay hindi ko nilalagyan yung sa, ayan, yung sa gitna ng nose natin. Iniiwan kong highlight yan. White paper yung ginagamit natin. Kaya yun na rin yung magsisilbing highlight. If ever man na nagkamali kayo, nalagyan nyo to ng shading, pwede nyo naman dampian ng kneaded eraser. Ito yung karaniwan na darker part. And actually, hindi ko lagi fina-follow yung format na to, yung guidelines na to, na kapag sa front view, yung ganito yung line, or sa kapag 3/4 dito ako magsisimula. Kasi, ayun nga, depende sa katangos ng nose yung gusto natin mangyari. Minsan gusto natin ng medyo malaki or maliit, diba? So, yun lang. And dito naman sa 3/4, ayan yung circle ng face natin. 1/2, diba? Dahil 3/4 siya, hatiin pa natin to sa gitna. And then dito yung chin, gawa tayo dyan. Tapos dito yung mouth, nose area, yung eyebrow. Tapos dito yung sa eyes. Gagawin natin yung rectangle dito sa part na to. Okay, ayan. So dito naman tayo sa side view ng nose natin. Again ay mag-i-start tayo ng guidelines natin. At super importante talaga na gumawa kayo ng guidelines para, yun nga, i-guide kayo throughout. Ito yung pa 1/2 ng nose natin. Dito tayo magsisimula sa half na yan. Pa side view ng ganyan. And then pa curved ng ganito. Yung matangos na ganyan. Tapos, dito sa 1/2 na yan, dyan naman yung pa-curve. Dyan mag-i-start yung pa-curve ng nose natin. Okay? Paganyan. And then, dito yung ila ng nose. Dito sa pa-3/4 na yan, dyan naman yung sa nose trill. Again, depende sa inyo kung gaano katangos, kung gaano kalaki yung butas ng ilong, ganyan. Add lang tayo ng more details. Para magmukhang nose. Burahin natin tong guidelines. And maybe medyo na-overwhelm lang kayo kasi nga yung buong face yung tinitignan nyo. Tignan nyo part by part. Gawin nyo part by part. Gawin nyo tong practice na to na gagawin nyo muna yung mata. And then gagawa kayo ng practice ng nose. Dito naman sa side view, egg shape siya pa ganyan. Tapos hatiin natin sa gitna yan. Dito yung eyebrow, nose area, mouth. Gagawin natin dito. Ayan.
dito sa side na yan. Ito lang yung parang karaniwan na ginagawa kong guidelines. Different artist, different style, different yung guidelines, different din yung sizes, basta ganyan. So hopefully may natututunan kayo at nagigets niyo yung mga eklabong explanations ko. At share mo tong video lalo na sa mga friends mong alam mong makaka-relate. At like yung Facebook page ko, follow niyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye!